Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong araw, ating ginugunita si San Jeronimo, pantas ng simbahan. Siya ang nag-translate ng banal na kasulatan sa Latin Vulgate, na kung saan mas maraming tao ang makakaunawa sa salita ng Diyos. Upang tayo ay maging marapat sa pagdiriwang na ito, hilingin natin ang pagmamahal, pagkapatawad ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay labuos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Panginoon at kasama si Satanas. Tinanong ito ng Panginoon, "Ano ang gawain mo ngayon?" Nagparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, "Napansin mo bang ang lingkod kong si Job?" Tanong ulit ng Panginoon. Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ng Panginoon. Sumagot si Satanas, "Si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit nga ba hindi siya matatakot sa iyo? Gayong pinagpala mo siya. Iingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain, bagkus ay sirain lahat niyang tinatangkilik kung hindi ka niya sumpain." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "O sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanyang mga ari-arian, huwag mo lamang siyang sasaktan." At si Satanas ay umalis sa harapan ng Panginoon. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsay humagos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po naming pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating sa mga taga-Sebeo. Kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas." Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita na may dumating pang isa. Sinabi naman nito kay Job, "Ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay lahat. Ako lamang po ang nakaligtas." Umuugong pa halos sa mga salitang ito'y may dumating na naman.
ang sabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat na mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa siya halos nakakatapos magsalita. May dumating pang isa at ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ang napakalakas na hangin ng bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Ang Panginoon ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon. Sa kabila ng pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunang, daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibig. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibig. Dinggin mo, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako'y dinggin sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibig. Hahatol ka sa panig ko ang pasya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katuwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko naroon ka't kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong sinisiyasat na sumpungan mong matuwid. Tapat akong mangusap, ang layunin ay malinis. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibig. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa'yo'y humihibig. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibig. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya'y hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Ang Panginoon ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon. Ang ating unang pagbasa mula sa aklat ni Job, siguro tayong lahat ay nakaka-relate sa pagbasang ito. Ito yung unang chapter ng aklat ni Job. Ipinapakilala o ipinapakita sa atin ang naging kalalagayan ng ating ni Job, no? Kung ano yung kanyang naranasan. Sabi sa unang pagbasa, si Job ay isang malinis na tao. May takot sa Diyos. Hindi gumagawa ng masama. Natanong na ba ninyo, mga kapatid, kung bakit nangyayari ang kasamaan sa mga mabubuting tao? Bakit tayo nakararanas ng paghihirap? Gayong ang Panginoon ay mapagmahal, magmalasakit. Gayong ang Diyos ay hindi kailanman kumikiling sa kasamaan. Bakit mayroon pa rin kasamaan sa kabila na ang Diyos ay lagi nagmamahal sa atin? Ang sagot, hindi ko rin ho alam kung bakit. At malamang, hindi nyo rin alam kung bakit. Bakit nangyaring itong lahat kay Job? Na ang sabi sa ating unang pagbasa, siya ay matuwid, malinis ang kanyang pamumuhay, may takot sa Diyos. Bakit hinayaan ng Panginoon na mangyari sa kanya ito? Bakit yung kanyang ikinabubuhay, yung kanyang mga anak, namatay at nawala? Pero nakakabilib kay Job, sa kabila ng mga paghihirap na ito, hindi natinag ang kaniyang pananampalataya sa Diyos. Niminsan, yung kanyang paniniwala sa Diyos ay hindi nangibabaw ang pagdududa. Kung kayo po si Job, ano po ang inyong magiging reaksyon? Siguro'y sinisisi na natin ang Panginoon sa mga pangyayaring masama sa ating buhay. Kine-question na natin ang Diyos. Kung totoo bang Diyos siya, at hinahayaan lamang niya mangyari ang kasamaan sa atin. Na tayo naman ay walang inaapakang tao. Hindi tayo nagdadaya. Wala tayong iniisip na maaaring ikapahamak ng ating mga mahal sa buhay o ng ibang tao. Tayo naman ay matuwid. Bakit nangyayari ito sa atin? Bakit ang paghihirap ay kakambal na natin? Hindi na maalis sa atin ang paghihirap. Sa kabila ng tayo ay matuwid, tayo naman ay lagi ay biktima ng pandaraya, panlilinlang. Pero dapat din nating malaman na sa kabila ng lahat ng paghihirap na ito, kasamaan, pandaraya, panlalamang sa kapwa, ito ay hindi galing sa Diyos. Iyon yung tayo ay sigurado. Sigurado tayo ng lahat ng kasamaan na hindi galing sa Diyos. Ang kasamaan ay galing sa masama. Ang kasamaan ay galing kay Satanas. Kaya, ano ang ating magiging aral sa pangyayaring ito sa buhay ni Job sa ating unang pagbasa? Na sa kabila ng mga paghihirap na ito, hindi natinag, naging matibay, matatag ang kanyang pananampalataya. Habang tayo humaharap sa napakatinding mga paghihirap sa ating buhay, mga kapatid, inaasahan din tayo ng Diyos na mas lalalim yung ating pananampalataya. Hindi may tatanggi, mga kapatid, na sa kabila na advance ang ating technology, marami ng karunungan ng tao, marami ng pwedeng gawin ang tao, hindi may pagkakaila na tayo pa rin ay aasa at aasa sa Diyos. May mga sakit
na hindi na kayang pagalingin ng teknolohiya, ang Diyos lamang. May mga paghihirap na di kayang harapin ng teknolohiya o ng karunungan ng tao, ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng solusyon. Kaya yung pagtitiwala ni Job, yung kanyang paniniwala sa Diyos, ito yung ating maging inspirasyon sa buhay. Ito yung ating maging paniniwala na habang tayo humaharap sa mga matinding pagsubok ng ating buhay, na halos tayo ay pinaghaharian na ng pagdududa, hindi pa rin natinag yung ating pananampalataya. Paniniwala na ang Diyos ay pinagmumulan ng pag-ibig. Ang paniniwala na ang Diyos ay pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Kaya sa misang ito, hilingin natin sa Panginoon na pagkalooban niya tayo ng malalim na pananampalataya sa Kanya. Pagtibayin ng ating paniniwala sa Kanya. Sapagkat sa bandang huli, wala tayong aasahan, kundi siya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ay pagkaloob mong sa pagkasaloob namin ng iyong salita. Alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masigilang makapaghain ng ikalulugod mong handog para sa kaligtasan namin. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Yeso Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa
kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kaniyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Patuwag mo kami, ipahintulot.
sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio.
at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. O Diyos, sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilaan mo't ganda'y masaksihan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinunod naming banal mong pahayag. At sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Sa darating na January 2025, ay susuportahan ng pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP dito sa Arsidiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso
upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakilabas po ang inyong mga religious article. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng magpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan, at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay pag-ibigan.